Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na tunay na matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuting halimbawa. At ang tinutukoy nga dito na mabuting halimbawa ay ang halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay ang kanyang sunnah. Napakahalaga para sa mga Muslim na makilala at pag-aralan ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil tunay na siya ang ating gabay sa pagsasabuhay ng ating relihiyon. Walang sino man ang higit na nakakaalam o nakakakilala sa mga iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa kanya direktang ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kautusan. Ang pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mahalaga sa ilang mga kadahilanan. Unang-una dito ay sa pagiging obligado ng pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na mayuti rasula faqad ata'a Allah, na sino man ang sumunod sa sugo ay tunay na sumunod din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya din ay sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma'atakum mo rasul fa'akudu wa manahakum anhu pantahu, na anuman ang ibinigay sa inyo ng sugo ay kunin ninyo, at anumang ipinagbawal niya sa inyo ay inyong layuan. Ang pagsunod natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mangangahulugan ng pagkakamit natin ng gantimpala sa mga mabubuting gawain na ito, at ang pagsuway naman dito ay walang ibang magiging resulta kundi ang pagkakaroon natin ng pagkakasala. Ikalawang dahilan kung bakit natin sumunod, kung bakit natin kailangan ang sumunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kadahilanan na ito ang pangalawa sa dalawang kondisyon upang matanggap ang ating mabuting mga gawain. Na ang dalawang kondisyon upang matanggap ang ating mga mabuting gawain ay ang unang-una, ang pagkakaroon natin ng ikhlas o ang pagkakaroon natin ng dalisay na layunin sa paggagawa ng mabuting mga gawain, na ito ay ginagawa natin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na para lamang sa Kanya at walang halong pagpapakitang tao. At ikalawa ay gagawin natin ito ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon nga sa kanyang sunnah. Ang pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mabuting gawain, at ang mga kautusan niya ay naiipon sa koleksyon ng mga hadith, at ang susundin natin sa mga ulat mula sa kanya na bahagi ng kanyang sunnah ay iyong mga hadith lamang na napatunayang totoo o tama ng mga scholar. Ang mga scholar ay umahati sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang uri. Unang pagkakahati ay tinatawag nilang sunnah tabi'iyya, o ang natural na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay ang personal na mga kagustuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya sinasangkot sa relihiyon. Tulad dito ay ang pagpili niya ng isang uri ng tsinelas, o kaya ay ang pagkain niya sa pamagitan ng tatlong daliri, na pawang mga gawain na walang kinalaman sa relihiyon at hindi natin na kailangang susundin, o kung susundin man natin ay wala rin namang problema dito. At meron din naman tinatawag na sunnatu syar'iyya, o mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang isinabatas. Ang sunnatu syar'iyya na tinutukoy ay ang mga binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga kanyang iniutos, o kaya ay kanyang mga pinahintulutan sa mga gawain ng mga sahaba. At sino mang gagawa nito ay magkakaroon ng gantimpala, dahil ang lahat ng mga ito ay pawang mga mabuting mga gawain. Ang sunnatu syar'iyya, o mga gawain na nababanggit sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maaaring magkaroon ng hatol na obligado o wajib, o kaya ay rekomendado o mustahab. Dahil mayroong mga tao ang nagkakamali sa pag-aakala na dahil sa hindi nababanggit ang isang bagay sa Quran at nababanggit lamang ito sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi na ito nagiging obligado. Tunay na maraming mga bagay ang nabibigyan ng kahatulan ayon sa kung ano ang iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin,
At kabilang na dito, halimbawa, ang pagpapahaba ng ating balbas na hindi nababanggit sa Quran, sabalit nababanggit sa Sunnah. At tulad din ng pagpapaiksi ng ating mga pantalon o mga thob na hindi nababanggit sa Quran, sabalit nababanggit sa Sunnah. At ang batayan nga dito na kung bakit tatanggapin natin ang mga inutos na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang mga gawaing obligado ay dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagutos sa atin na tayo ay sumunod sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. At ito ang ating mensahe para sa araw na ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.